Alright mga tol, bagong bago at mainit pa to. Na ang China mga tol ay nagpaputok na naman. No, pinaputukan ng eroplano ng Pilipinas sa Subi Reef. No? China hindi nakapalag sa American warship. Ito ang ating mga bibigyan ngayon ng reaction video and commentary. At ang videong to ay mula kay John Reps mga tol. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction video, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Ang mga pinag-uusapan natin dito may kinalaman sa ating soberanya mga tol. So kung gusto mo yung mga ganyan at gusto mo makisali sa ating usapan, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong upload na ganito. At syempre huwag mo rin kalimutan mag-comment sa ibaba at i-share mo ang iyong saloobin at iyong opinion. Alright, so huwag na natin patagalin to. Panoorin na natin to mga tol. Kung wala si Rajan, kami nandun. Pag nakatalikod sila, susulpot namin para kami magnanakaw sa sarili nating atin. Matapos banggain ang barko ng China, ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, abay muli na naman itong sinundan ng panibagong panghaharas ng China. At isa na dito, ang pagpapaputok ng China. Panay naman ang putak ng China matapos dumaan ang barkong pangdigma ng Amerika sa dagat na naghihiwalay sa China at Taiwan. Oh, kanina lang mga tol, binigyan natin ang reaction yung ano. Yung pagpapalayas ng mga barko ng Japan sa mga barko ng China na dumadaan sa teritoryo ng Japan. Wala silang palag mga tol. O ngayon, pag may mga dumadaang barko, hindi naman nila teritoryo, meron tayong tinatag na pre-navigation mga tol sa dagat na naghihiwalay sa China at saka sa Taiwan, nagagalit sila mga tol. Biruin mo ha, gawain nila yun. Barkong pangdigma ng Amerika sa dagat na naghihiwalay sa China at Taiwan. Yun yung dagat sa pagitan nilang dalawa. Kahapon lamang, ang BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasama ang Philippine Coast Guard ay muling nagsagawa ng air patrol sa Subi Reef. At nang makalapit na ang eroplano ng Pilipinas, ay sinalubong ito ng mga putok. Hindi putok ng mga armas, kundi putok ng mga flares ng China. Binubugaw sila. Grabe, tignan mo yung ano, no? Islang itinayo ng China, no? Ibang klase, mga tol. Gamit ang telephoto camera ay malapitang makikita mula sa himpapawid ang magkakadikit at hindi mabilang na mga Chinese militia vessels. Mayroon din ditong hospital ship at makikita rin dito ang mga naglalakiang istruktura ng China. Tignan niyo mga tol, oh. Ship at makikita rin dito. Oh. Pero yun mo, tignan mo, oh. Makakapalag ba tayo diyan mga tol? 'Di ba? Makakapalag ba tayo? I mean, kakasaba tayo mga tol kung nangahamunin nila tayo ng gera? Tignan niya itsura niya, no? Oh, yan na itinayong isla lang nila, artificial island. Eh, base natin, base natin, ah, di ba? BRP Sierra Madre. Doon pa lang, makikita mo na agad kung sino mas malakas eh. Pero hindi ibig sabihin nun mga tol, wag nating palagan yung mga ginagawa nila. Hindi naman pag-ahamon ng gera yun mga tol eh. Diba? Pagpapakita lang na pinapanindigan natin yung claim natin dahil meron tayong legal na basehan. Legal claims, kumbaga. Pero tignan mo naman kung anong klase ng itsura meron doon sa kanilang isla, diba? Ang mga naglalakiang istruktura ng China, kaya ayon kay Philippine Coast Guard Commodore Jay Tariela na kasama sa Air Patrol. Halagang ipakita natin sa mundo to show that China is really not hesitating, no? To disregard the arbitral award. Tama. To keep on violating the UNCLOS. Tama. Kasi mga tol, 'di ba UNCLOS na nga eh. Asignatory tayo diyan pati ang China nagkapirmahan niya 1982. 200 nautical miles, 'di ba? Ay pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa madaling salita, Pilipinas lang dapat 'yan eh. Pero tingnan mo, nagtayo sila ng mga ganun.
At mula sa Subi Reef ay lumipat naman ang BFAR at Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal at dito ay makikita na tila mahihirapan na ngayon ang Philippine Coast Guard na makapag-resupply sa BRP Teresa Magbanwa. Ayun, napapalibutan na tayo eh. Lahat ng mga barkong nakapalibot sa kanya sa China yan. At malamang na posibleng magkakaroon muli ng harassment sa resupply dahil noong nakarang araw lamang ay mga rubber boat lang ang nakapalibot pero kahapon ay mga naglalakihang Chinese militia vessels at Chinese Coast Guard vessels na ang nakapalibot sa Teresa Magbanwa. Grabe, napapalibutan na tayo. Pero ito yung Teresa Magbanwa, ito na agad barko ng China. Ang dami pa, ito po. Ang dami nakapalibot. Pero titignan mo mga tol, Teresa Magbanwa natin, meron niyang meron niyang helipad sa likod. Para maiwasan natin yung mga ganong tension nga, pwede naman siguro mag-supply dyan helicopter ang gamit. Boat lang ang nakapalibot pero kahapon ay mga naglalakihang Chinese militia vessels at Chinese Coast Guard vessels na ang nakapalibot sa Teresa Magbanwa. Intention ng China dyan, no? Tuloy ang harangin ng effort ng Philippine Coast Guard na magdala ng supply sa ating barko sa 9701. They're hoping na kapag napigilin na lang Coast Guard na magdala ng supply sa barko, it will force us na i-pull out. Ayon kay Tariela, hindi anya dapat magpakampante upang huwag makuha ng China ang Escoda Shoal na higit na mas malapit sa Palawan at para hindi matulad sa Mischief Reef na ginawang artificial island ng China na mayroong military base. Mm-hmm. Pero ang China ay muli na namang bumanat at sinabing tila permanente nang nakaistasyon sa Escoda ang isang barko ng Philippine Coast Guard na pareho sa ginawa noon ng Pilipinas kung saan isinadsad nito ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kumpara mo yung isla ng China, mga Pilipinas, tol. Kung saan... Ito sa atin. Grabe. Oh. Sana yung Teresa Magbanwa, mga tol, hindi matulad sa ganito. Saan isinadsad nito ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong 1999. Kaya sinabi ng China na dapat nang alisin ng Pilipinas ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda. Pero sagot ng Pilipinas ay mananatili ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda hanggat kailangan. Nag-aantay talaga ako kung sinong kokonde na sa China, yung tipong sasapok sa kanila. Hindi kasi kayang gawin ng Pilipinas yung mga tol, napakahinang bansa natin eh. Sana merong international bodies, international court, mga tol mismo manggagaling na alam mo yung sapok yun sila sa mga pinaggagawa nila. Pero inuutusan tayong alisin yung barko natin sa mismong bakuran natin. Ay mananatili ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda hanggat kailangan, lalo't karapatan naman ng Pilipinas na bantayan ang Escoda Shoal at nangangako ang Philippine Coast Guard na hindi nito ititigil ang mga legal na aktibidad ng gobyerno sa West Philippine Sea. At kahapon pa rin, habang naglalayag ang dalawang barko ng BFAR patungo sa sandbar sa Pagasa, ay gumawa ng isang delikadong maniobra ang isang Chinese militia vessels kung saan binuntutan at tinabihan nito ang BFAR vessels habang nagre-radio challenge ang China Coast Guard Vessels 5103. This is China Coast Guard Vessel 5103. Your vessels have entered the area near Chinese Tianjin. Please abide by the rules of the People's Republic of China. Do not engage in illegal activities. Please abide by the rules of the People's Republic of China. Pero yung mga tol, please abide by the rules of the People's Republic of China. Hindi nila kayang banggitin please abide by the rules of UNCLOS o kaya rules of international law. Wala eh, kasi sarili nilang batas lang yun mga tol eh. Para nga sa kanila, mas higit sila eh. Kesa sa UNCLOS, kesa sa international law. Para sa kanila, mas higit yun. Biruin mo, fishing ground daw nila yan mga tol. Palaisdaan daw nila yan. Have entered the area near Chinese Tianjin. Please abide by the rules of the People's Republic of China. Do not engage in illegal activities. China Coast Guard Vessel 5103. This is BRP Datu Sandai to ensure the safety and security of our fishing vessels and the natural resources within the Philippine EEZ over which the Republic of Philippines has sovereign rights.
You must declare over route. At pagdating ng mga barko ng BFAR sa sandbar, kasama ang mga researchers at mga mamamahayag, ay dito na nagpalipad ng helicopter ang China at nagpaikot-ikot sa taas kung nasaan ang mga tauhan ng BFAR. At ayon sa report, ay nasa 100 meters lamang ang baba ng lipad nito. At bukod pa sa helicopter, ay nag-deploy din ang China Coast Guard ng speedboat upang bantayan ang mga aktibidad ng Pilipinas sa lugar. Matapos yan ay ligtas namang nakabalik sa Pagasa Island ang BFAR vessels at mga sakay nito. Nagdagdami na yung mga barko nila dyan. Hindi na kami makapasok dyan sa mga bahura na San Barwan, Andy, San Barto, 3 hanggang 4. Nahirapan na kami magpasok doon kasi binablock na nila kami dyan sa gitna. Yun ang pinakamahirap na namin. Ngayon, ninanakaw na namin yung sarili nating atin. Kung wala sila dyan, kami nandun. Kita niya na naririnig niya yung sinasabi nila. O bakit hindi dapat ipaglaban ng Pilipinas yan? E tingnan niyo, para sa mga Pilipino yan, pero yung mga Pilipino mismo, yung mga manging isdang Pinoy mismo, parang ninanakawan. Lumalabas na tayo pa nagnanakaw sa sariling atin, mga tol. Pag nakatalikod sila, susulpot namin para kami magnanakaw sa sarili nating atin. Atin man yan. Samantala, matapos maglayag ng mga barkong pangdigma ng German sa pagitan ng Taiwan at China noong Lunes, kung saan binalaan ito ng China, kahapon ay isang barkong pangdigma naman ng Amerika ang naglayag sa isang sensitibong strait na naghihiwalay sa China at Taiwan. Ayon sa pahayag ng US 7 Fleet, ang destroyer na USS Ralph Johnson ay naglayag malapit sa China at ito ay isa umanong paraan upang ipakita ang pangako ng Amerika na itaguyod ang kalayaan at paglalayag para sa lahat ng mga bansa bilang isang prinsipyo at walang miyembro ng internasyonal na komunidad ang dapat takutin. Yeah. Ngunit sinabi ng tagapagsalita ng PLA Eastern Theater Command na si Senior Colonel Lisi sa isang pahayag na iniulat ng Xinhua na sinusubaybayan umano nila ang pag-transit ng American warship sa kanilang teritoryo, at idinagdag na ang PLA Eastern Theater Command ay nananatiling nasa mataas na alerto at determinadong pangalagaan ang pambansang soberanya at seguridad, gayon din ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ang USS Ralph Johnson ay isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer na kinomisyon noong 2018. Hindi basta-basta ang destroyer na ito, dahil pagdating sa armaments ay nagtataglay ito ng isang 127mm MK-45 Ooh. Modford lightweight gun at Ooh. Isang 20mm Palang Sewis gun at apat na 12mm caliber machine gun. Sa missiles naman ay mayroon itong 96 total cells ng MK-41 vertical launching system, RIM-66M surface-to-air missiles, RIM-146 surface-to-air missiles, RIM-171A standard ARAM, RIM-161 anti-ballistic missiles, RIM-162 SMM quad-pack, BGM-109 Tomahawk cross missiles, at RAM-139 vertical lance astroke. At sa torpedoes naman ay mayroon itong dalawang Mark 32 triple torpedoes na mayroong Mark 46, Mark 50 talaga, at Mark no? 54 lightweight torpedo. Putak ng putak ang destroyer nga talaga, mga tol, daming dali. China, sa tuwing may mga dumada ang mga barkong pangdigma ng ibang bansa sa pagitan ng China at Taiwan. Pero hanggang putak na lang palagi ang China, yeah, at takot namang gumawa ng mga hakbang laban. Nasa Pilipinas lang nila nagagawa yun. Sa mga barkong pangdigma ng ibang bansa. Diba? Sa Pilipinas, oo, kaya nilang gawin yan. Papalipad pa sila ng helicopter nila, diba? Pero pag dito sa ibang bansa, mga tol, yun, alam nilang, biruin mo naman, mga tol, kung ano-anong kargado ng karga ng US destroyer na barko. Eh talagang pag pinalagan nila yun, pinalagan sila, talagang yari sila, mga tol. Kaya hindi nila ginagawa. Kasi nga, may laban. Eh sa atin, wala. Kaya ayun. Kaya kailangan talaga budgetan ng gobyerno natin yan, mga tol. Biruin mo, nasayang yung napakahabang panahon ng Pilipinas. Hindi natin napaunlad yung ating depensa. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.